Hello guys, it's me again, Ate Lorim. Welcome po sa aking channel. For today's vlog guys, i-demo ko lang po sa inyo kung paano mag-prefer ng okra water. Ito guys, simple lang guys ang pag-prefer ng okra water. Ganito lang ang gagawin natin guys. Una, kumuha tayo ng 4 na perasong bunga ng okra guys. Pagkatapos, itong 4 ay hiwain natin. Hiwain lang natin guys ng maliliit na pads. So, ganyan guys. So ngayon guys, nahiwa na natin yung bunga ng okra. Ang gagawin naman natin ay ilalagay naman natin sa baso. Ngayon, pagkalagay na natin sa baso guys, yun. Lagay na ilagay na natin sa baso. Ang gagawin naman natin ay lagyan natin ng tubig. So guys, ngayon na ilagay na natin yung tubig sa hiniwa-hiwa nating bunga ng okra. Ang gagawin natin guys, kapag ganito na nailagay na natin sa baso na may tubig, gawin natin, ibababad natin ito guys overnight. Nababad na natin ng overnight ito, kinabukasan, umaga na guys, saka pa natin ito inumin. Kapag ito ay nababad na guys, overnight na natin na ibabad ito, ang gagawin natin, squeeze natin yung fad, i-out natin dito sa baso. Ngayon, pag na alisin na natin sa baso, tapos na natin ito nababad. So, ito na guys. Ito na yung pinagbabara ng bunga ng okra. Gagawin natin sa umaga, bago pa natin inom nito, kailangan natin na empty pa yung stomach natin. Wala pang laman ng tiyan natin guys, bago natin inumin yung okra. So, ganun lang guys. Kasi alam nyo po yung okra guys, ay napag-alaman ko na marami palang benefits na makukuha na makakatulong sa katawan natin. Una, kapag uminom ka ng okra water every day ay nakapag-prevent ito ng anemia. Tapos, hindi lang yun guys. Ito pa ay nakapagbaba ng cholesterol level natin. At saka may kakayahan din ito na magpapalakas ng ating immune system. Kaya, ugaliin natin guys uminom ng okra water every day para nang sa ganun ay nakakatulong sa atin at malabanan natin yung kung mayroong dadapo na sakit sa atin dahil mayroon na tayong pang prevent at ito ay napakaganda na makukuha ng healthy sa katawan natin dahil itong okra water ay may kakayahan din siyang mag purify ng blood natin. Ano pa siya guys, anti asthma pa din siya guys para malabanan din yun na hindi tayo magkasakit ng asthma. At saka higit sa lahat, ito ay napakabisa na pang home remedy kapag mayroon tayong pulmonary tuberculosis. Diba guys, napakaganda kapag tayo ay mayroong napag-alaman na yung okra fruits pala, yung bunga niya, pwede pala nating magagamit sa pang home remedy. At saka ito pa ay nakapagpaganda ng
skin natin, nakapagpaganda din ng balat natin, kapag patibay din ito ng buto sa katawan natin, at nakapag-prevent din ito siya ng osteoporosis. Kaya guys, napakaganda. Ugaliin natin uminom ng okra water every day. Simple lang naman guys, apat lang na piraso, tapos i-cut natin ng maliliit, then ibabad natin o magdamag sa tubig sa baso, and then kinubukasan, inumin na natin na wala pang laman ng stomach natin. So diba guys, maganda yung maidudulot ng okra water sa katawan natin. Kung ako sa inyo guys, try nyo din itong gawin kung ano ang mararamdaman nyo. Kasi sa akin, okay naman siya guys. Basta ang gawin nyo lang guys, kung ano yung dinimo ko po sa inyo dito, yun ang gagawin kong how to prepare okra water. So guys, sana may maitutulong ako sa inyo at sana may napulot kayong aral. Try nyo lang guys kung okay din ba sa inyo. Hope na nag-enjoy kayo sa video kong ito guys. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang po muna ang maisashare ko sa inyo guys. God bless you all. Bye!